Pepe Panjo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Pepe Panjo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung linggo ni Pepe Panjo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Pepe Panjo Labrador. At bago po tayo mag-umpisa, binabati muna po natin Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, maging sa mga kapatid natin sa abroad na patuloy na nananalangin at sumusuporta dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, maging sa mga bago nating mga subscribers na nakikisa sa ating pinaglalaban-laban sa mga korap at mapang-abusong mga politiko na nasa ating gobyerno ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa umaga pong ito, mga minamahal kong kapatid, pag-uusapan po natin kung bakit mahirap kasuhan itong si Arnie Teves at sino ang mga taong nasa likod nito at gaano pa kalakas ang mga tao na nasa likuran niya at kung gaano ito ka-impluensya. Hindi naman po siguro lingid sa ating kaalaman na ito pong si Bato ay ang asawa nito ay kamag-anak po ni Arnie Teves. Kaya po hindi po mawala sa isip ng mga tao na kaya ito si Bato ay ganun na lang pumayag dito sa tinatawag na mag-online na lang itong si Arnie Teves sa hearing na gaganapin sa Senado. Alam na, kamag-anak nga ni Arnie Teves yung kanyang asawa. Kaya may nangyayari pong hindi maganda dito kay Bato, na para bang halatang halata na po ng ating taong bayan na bias itong si Bato. Ngayon, kanino po bang tao ito si Bato? Di ba't kay Rodrigo Roa Duterte na ama ni Baste at ni Paulo, na mga sangkot sa droga noong mga panahon na ang tatay pa nila ang presidente, na kinalaban ni Trillanes pero walang nangyari dahil nasa posisyon nga ang kanilang ama. Nakaibigan naman nito ni Arnie Teves o ng pamilyang Teves. Ngayon, sino-sino pa ba yung mga nasa likuran nito ni Arnie Teves na tumutulong sa kanya? Unang-una po, isa na dyan si Rimulya na kasapi po ng triad. Ayaw ko sanang sabihin mo na dahil gusto kong bulagain pagdating sa hearing. Pero dahil in-online nila, i-online ko na rin itong pagbubulgar sa mga tiwali at walang kwentang politiko na nandyan ngayon sa gobyerno. Si Rimulya po, isa sa pinakamalaking triad na membro ngayon ni Arnie Teves na tumutulong sa kanya. Yan po ang katotohanan. Kung maalala ninyo, dinismiss ni Rimulya ang kaso ng kanyang anak dahil siya ang nasa posisyon. Pero kung siya ay mayroong dangal dahil nahulihan ng ganun yung kanyang anak. Marami pong nag-text dito, talamak po pala talaga at talagang adik yung anak niya, na best friend naman ni Kurt Teves. Ngayon, mga kababayan, lingid po sa inyong kaalaman, marami po dyan, mayroon pa po dyan apat na senator na kasapi po ng triad. Gusto ko sanang bulagain muna at kung mayroon sanang mapagkatiwalaan na tao na sa kanya ko ibigay yung listahan na ito na nandito sa Blue Book, lahat po ng transaction nandito, lahat ng lugar, lahat ng mayors, lahat ng membro ng triad na ito. Kaya lang, sa nangyaring ito na ino-online nila itong hearing ni Arnie Teves. Ang ganda sana kung nakaharap si Arnie Teves, pwede nilang itanong kay Arnie Teves to ng isa-isa ang nilalaman ng Blue Book na to. Pero dahil ganun ang ginawa nilang paraan, i-online ko na rin po. Marami po sa mga congressman ang membro ng triad, mahigit sa 10 pa po at mahigit po sa 40 na mayors, no? At mahigit po
kumulang sa 20 mga kapulisan at iba pang mga departamento ang kasabi ng triad na ito na tumutulong ngayon kay Arne Tebes, at mayroon pong 4 na judge na pumapailalim na sinusuportahan at binibigyan ng mga Tebes ng limpak-limpak na salapi para sila ay masuportahan sa kinakaharap nilang kaso ngayon. So sa ngayon po, yan lang muna may bibigay ko sa inyo. At muli po, tulad ng sinasabi po ng likod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.